po, mga kapatid. Daming huli. Good day, mga Mig, at welcome na naman sa ating panibagong vlog. At bagong araw, bagong vlog na naman tayo, mga Mig, no? At for today's video, mga Mig, ay maglilipat na tayo ng ating mga alagang koy sa ating likod bahay. So, gagawin na natin, mga Mig, yung ating lumang trapal pond para sa kanila. So, tara, mga Mig, samahan nyo ako at simulan na natin. Welcome sa aming channel, ang Migo Ilonggo. Alright, mga Mig, at simulan na natin ang ating paglipat ng ating koy. So, binawasan ko muna ng tubig, mga Mig, no? At yung ating filter ay medyo madumi dito kasi open na area. So, ayun, at pasilip muna sa ating mga alaga bago natin ilipat sa kabila. So, yung lugar na ito, mga Mig, ay ididimulish na natin. Kasi may kalumaan na rin ito, mga Mig, no? At hindi masyadong matibay yung paggawa natin dito. At saka yung isang reason, mga Mig, ay medyo malayo sa ating bahay, no? Pag mayroong emergency ay hindi natin mapunta agad. So, ayun, mga Mig, at nag-prepare lang kami ng net para ito yung gamitin natin na panghuli. At nagpatulong na rin ako sa aking kapatid, mga Mig, no? Para hindi mahirap saka madali yung paglipat. So, i-clear muna natin, mga Mig, yung area natin, no? Kunin natin yung nakakabit na kuryente, mga pump, para iwas disgrasya rin. So, ayun, tumulong na muna yung aking kapatid. Pina-prioritize muna namin, mga Mig, yung medyo malalaking isda, no? So, ito, para hindi man lang masira yung kanyang mga kaliskis, no? So, iniisa-isa muna namin. Yung mga maliliit lang yung kunin namin sa net mamaya. So, ayun, mga Mig, no? Yung malalaki natin na mga koy ay hindi naman mahirap hulihin, no? Kasi hindi naman sila masyadong maliksi. Sayang naman kung masira yung kanilang mga kaliskis dahil sa net, mga Mig, no? So, dito muna namin nilagay sa likod bahay, pansamantagal, pansamantala. Kasi yung trapal, mga Mig, na makapal, ay gagamitin ko sa bago nating project na trapal pan, mga Mig, no? So, yun na, mga Mig, at ito na yung time para gamitan na namin ng net, no? So, pasensya na kayo, mga Mig, kung medyo nagmamadali kami sa pagkuha sa kanila, no? Kasi may kanya-kanya rin kaming trabaho at nagpatulong lang po ako na mailipat yung aking makoy kasi yung mga kapatid ko ay may mga trabaho, di ba? So, yan na lang yung diskarte namin para sa paglipat nito. Yun, at medyo marami yung nakapasok sa net. So, dapat mabilis ang paglipat lang ito, mga Mig, para hindi ma-stress yung ating mga isda. So, ayan, mga Mig, takbo-takbo muna.
para ma-transfer natin agad, no? So ayun. At least mabawasan yung ating trabaho at higit sa lahat mga mig ay hindi ma-stress yung ating mga isda, no? So meron dito mga mig na may natanggal na kaliskis, pero konti lang naman yan mga mig. Siguro kasi gumagalaw sila, no? At hindi talaga yan maiwasan. So mababalik din yan mga mig pag na transfer na natin sila sa bago nilang bahay. So kung napanood nyo mga mig yung last namin na video, ito yung sinasabi ko na hindi ko muna sisirain, no? Ito yung purpose ng ating trapal pad sa likod bahay, ay lagyan ko muna ng koi para maayos natin yung kanilang bagong fish pond, no? At ayun ang mga mig, no? Kung napanood nyo yung mga nauna naming mga video, ito na yung mga tilapia mga mig na nakasama sa ating mga koi, no? So dati ay hindi ko ito mahuli, kaya hinayaan ko na lang. At so far mga mig ay lumaki sila, no? So yun na yung mga sizes nila mula fingerlings. So di ko na ito isasama sa ating mga koi at ilagay na lang natin sa ating malaking fish pond. So yun, no? So totoo pala na lumalaki rin yung tilapia sa ating trapal pond. Masya dara. Diyan ito sa tetra. Bulong pa yung... At sa wakas mga mig ay last batch na lang ito ng ating mga koi na kukunin. So at least na bawasan yung ating trabaho mga mig, no? Ito yung paraan namin para mabilis na may lipat ito sa kabila. So yung trapal na gagamitin ko sa bago nating project ay ito mga mig. So kailangan na ilipat muna natin yung koi para makuha natin yung trapal, no? Kasi medyo may kamahalan din yung trapal na ito mga mig. At wala pa namang sira at sa sobrang kapal yung Maruyama na trapal. So ayun. Takbo mga kapatid. Daming uli. So ito na mga mig, no? At empty na yung ating trapal pond dito, no? So nakuha na natin lahat at ready na ito na i-demolish mamaya. Tara mga mig at silipin natin ang ating mga koi. So far mga mig at hindi naman sila masyadong na stress, no? At okay naman sila dito mga mig. So isang gabi lang pala sila dito mga mig, kasi mamaya ay tatapusin ko na rin yung bago nating project na trapal pond dyan lang sa ating gilid bahay. So mailipat na natin ito sila bukas. So naglagay lang muna ako dito mga mig ng dalawang aerator, no? So ayun na sila mga mig at all goods na. So ayos. At ayun na nga mga mig, no? At nasira ko na yung lumang fish pond natin dito, no? So yung trapal natin doon mga mig ay kinuha ko na kasi ginamit ko sa bagong ating trapal pan mga mig, no? So yun, ganito na yung itsura niya. So binuksan ko na muna yung babaw mga mig para mainitan yung ilalim para matuyo yung mga lupa dyan, kasi gagawin namin itong parking lot mga mig, no? So yun. So ayun na mga mig, no? At pinatapos na naman tayo ngayong araw na ito mga mig, at panoorin nyo na lang sa ating next vlog kung paano natin nilipat yung ating mga koi sa kanilang bagong bahay. So thank you so much mga Meg sa panonood, at sana ay huwag niyong kalimutan na
mag-subscribe naman sa aming channel, paki-click ng notification bell at like ng aming video. So, thank you so much mga Meg at God bless sa ating lahat.